unleash the full potential of this game. Thank you very much. Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Bago tayo dumako sa round number 4 results, ihabol ko lang itong isa pang matinding naging laban sa pagitan nila Grandmaster Darwin Lilo ng Pilipinas and International Master Joseph Teolifus Taher ng Indonesia. At bago tayo magsimula, sa mga nagtatanong po kung paano mag-subscribe sa AQ Prime app, makikita nyo lang po ang link sa comment section below. Pag kinilik nyo, madadownload nyo na at diretso na kagad sa subscription. Kapag nakapag-subscribe na kayo, i-forward nyo lang sa amin or i-send nyo sa Kamatchas Messenger ang email na ginamit nyo sa subscription payment at kasali ka na sa March 19 online tournament at sa raffle ng Kamatchas merchandise. Okay, at mag-i-enjoy ka na sa napakaraming movies na nasa application ng AQ Prime. Okay, tingnan na kagad natin ito. Nag-D4 si GM Lilo, nag-D5 si IM Taher, Knight F3, Knight F6, C4 at itinira ang slab defense. Nag-E3 lang, umiwas si GM daw sa main line na kapag nag-Knight C3, ito talaga ang main line ng slab. Kumakapture dyan, tapos mag-E4, then Bishop F5, main line ng slab. Pero dito, hindi makakapag-mainline. Nag-E3 kagad. Pag kumapture sa C4, ready na kagad. Yun nga lang, ang drawback nitong E3, kahit papaano, yung bishop, mahihirapan ding makahinga sa development. Nag-bishop F5, knight C3, E6, at knight H4. Ayan, para mawala kagad ang slab bishop. Bishop G6, bishop E2, knight BD7, at nag-castling lang. Bishop D6, G3. Ayan, para total yung bishop naman di pa rin makakaalis. Anytime pwedeng capturein yan. At itong G3 para makaiwas na rin sa mga tempo ng Queen B8, Queen C7, mga ganun-ganon. Castle na at kinapture na, capture. Queen C2, Queen E7, umangat lang para mag-connect ang mga tore. Rook D1, buklay na buklay. A6, A3, ayan, para may B4 mamaya. B5, inunahan kagad dito ni IM Taher at yan ang lumalabas na novelty dito mga kamatsyas. Dahil sa mga nagdaang laban, Rook FD8 ang ginagawa eh. Yan ang palagian dyan. Pero dito nag-B5. Sa AQ Prime pa lang nangyari. Nag-C5, kinulose at nag-F4. Good move para hindi na makabreak pa. Hindi makahinga ang space ng black dito. At nag-Knight H7. Ayan, naghahanap dito ng mga break-break. Maaring G5 ang plano. Nag-E4, inunahan na kagad. At nag-F5, nag-E5. Tingnan nyo po mga kamatsyas, ang knight sa H7, walang magandang squares. At yung knight sa D7, ipit. Rook FB8, nako, mukhang sa queenside gagawa ng break. Nag-Bishop E3, at nag-A5, H4. Ayun, para wala na rin talagang G5. Inilock lahat. Nalock lahat, ano, para wala ng break. At nag-knight, DF8, B4. Kumapture sa B4. Ayan dito mga kamatsyas. Kasi kapag sinarado ng todo, halimbawa mag-A4, magki-king G2 lang yan at magkakaroon ng pintuan ng puti sa H-pile. Ang puti ang magdidikta kung saang butas papasok ng atake. Samantalang ang black wala na, mag-iintay na lang yan kung saan ang butas. Okay? Kaya dito, kahit papaano, kinapture na para may open sa A-file. Nag-Queen E8, Queen B2, Queen C8, King F2, kumapture na, capture, sinabayan ng control, capture, capture, at dito naganap ang excellent move mga kamatsyas ni GM Lilo. Pakigess nyo yun, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Knight X B5, may ganyan na palang hataw. Capture, capture, sacrifice ng knight pero ang kapalit, dalawang pawn na mayroon namang dalawang pawn na magmamarcha. Yan ang matindi dyan. Nag-Bishop D8, Queen B3, ayun, magku-Queen A4, no? Queen A1 para makakalikalikot sa ilalim. Nag-Queen A4, hamon ng queen to queen, inayawan. Kasi pag kinapture yan, eh yun na nga ang mangyayari. B5, B6, B7, maraming paparating. Pwedeng yung king pagapangin dyan, pupunta na yan dyan. Kapag yung po nasa B6 na, okay, walang magagawa black dyan. Kaya nag-Queen C3, Bishop E2, magpupush na ng B5, at nag-Bishop C7, Queen C6, Bishop D8 ulit,
Queen B7, ayon. Teka muna mga kamatsas, pag Queen B7, umiqual ang evaluation bar. Dapat daw ang tira Queen D6. Ah, okay. Para threat ang bishop, wala na ngang solution. Saan pupunta ang bishop? Wala na, no? O baka i-capture na lang doon. O winning na. Kumpara sa Queen B7, aba, ayun, hindi nakita ni Taher. May chance pa siya kung Bishop takes H4. Capture lang. Pag kinapture, G5. Ah, para makagalaw yung knight. Pag kinapture ng pawn, knight takes G5. Ah, talaga? Kakapture rin sabay F4. Pag kinapture, Queen takes D4 check. Ha, equal to? Grabacious to. Malalim yung pagka-equal, mga kamatsas, oh. Pag nag-king G3, may knight G6. Lamang pa-black. Ang tindi talaga ng chess, oh. Pag umatras, bishop C1, may queen G1 check. Naku po, pag nag-king F3, mamamatsas pa yata, ah. Pag nag-king F3, knight H4, king F4, knight G2 check, king F3, knight E1 check, King F4, Queen F2 check, yun lang. Sabay kuha ang bishop, talo ka agad. Misplace ang queen sa labas, no? Ayun, marami pang mga timplahan yan, pero yan pala dapat. Napakalalim pala nung bishop takes H4, pang equal. Ayun, no? Pero na-miss eh. Ang ginawa, nag-knight F6, blunderacious, kinapture, capture, at nag-C6. Ayun. Nabawi na yung isang pyesa, papaano pa aawatin yan? Bishop takes D4, capture, capture, king F1. Wala, safety yan. Mauubusan at mauubusan talaga ng check. Queen B2, Queen B5, depensa muna sa bishop. Nag-Queen C2 at nag-King F1, Queen C1 check, King F2, D4. Ayun na. Magku-Queen E3 check na, susundot na. Queen C4, Queen E3 check, King F1 at nag-D3. Bishop takes D3, ginagawa talaga lahat ang panggugulo. Queen F3 check, King E1, Queen takes G3, King D1. Sumuko na po si I.M. Taher. Ang ganda ng laban na ito, no? Nagsimula sa Knight takes B5, sacrifice. Meron talagang mga ganong tema na sinasacrifice talaga yon. Malupites. Bakit nag-resign dito? Kasi kung check-check ng check-check, makakatago na yan, eh. O mauubusan yan, check, o dito na. Next na, ito na, C7 and C8 queen. Hindi na mapipigilan pa. Okay, yan po ang pinakahuling laban dito sa round number 3 at dadako naman tayo sa naging resulta ngayong hapon, round number 4 na mainit na laban, yan ang ating ia-analyze. Okay, maraming salamat! Magkita naman tayo sa susunod na video. O kamatsyas, baka naman hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na at click mo ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa'yo. Ganun din sa ating YouTube English channel, IM Space Rod Twinks, subscribe and notification bell all. At sa ating namang Facebook page kamatsyas, kung hindi ka pa nakakapag-follow, click mo na ang follow button at sa ating official website kamatsyas.com na kung saan ay pinopost natin ang pangdaigdigang balita sa chess, ganun din sa ating mga upcoming activities and tournaments. Pagkatapos niyan, makaka-receive ka na ng mga messages sa iyong cellphone number na i-register kahit walang internet, makaka-receive ka. At kung gusto mo namang sumuporta sa ating mga merchandise, narito ang ating mga merchandise. Maraming salamat! Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.